Until now, guys, nahirapan ka ba mag-decide kung anong smartwatch na bibilihin mo? Napasok sa budget mo, guys, na hindi aabot ng 1,000 pesos? Hi, guys! Welcome back sa akin channel. And today's video, pag-uusapan natin ang mga trending sa TikTok. Kung totoo ba talagang napakaganda nila. Madami akong nabili sa TikTok at napakamura lang. Kung gusto nyo malaman, please keep on watching. So disclaimer muna, lahat ng aking sasabihin ay opinion ko lang tapos experience ko lang sa mga product na nagagamit ko at nabibili ko sa TikTok. Actually, nireview ko na siya sa aking TikTok. Una tayo dito, guys, ang P9 Wireless Bluetooth Headphone. Ito yung dupe ng Air Max sa Apple. Nagkakalaga ito ng 249 pesos. Napakamura niya. Compare sa original, napakamahal, diba? Meron siyang apat na button, which is nagpa-function naman siya lahat, guys. Tapos meron siyang SD card na pwede mo siya lagyan. Nagustuhan ko dito, napakabilis niyang i-charge, napakatagal niya malobat. Pero, ang ayaw ko lang sa kanya, parang hindi siya matibay. Parang ganun. Tapos napakagaan niya kasi made in chrome plastic siya, guys. So, huwag ka nang mag-expect ng, alam mo yung sobrang tibay niya kasi plastic siya. Tapos, na-adjust mo siya na isang beses. Ayan. So, ilagay natin dyan. Para kung mga K-pop dito, no? Ang importante sa lahat, guys, is maganda ba yung sound quality nito? Yes, pasok na pasok siya, guys, sa sound quality. Hindi siya basag, malakas, tapos feel mo para kang nagka-noise cancellation, parang wala kang naririnig talaga. Tapos hindi siya masakit sa tenga. Ayan. Kasi meron siyang katulad ng Air Max, meron din siyang foam. Ayan, guys, oh. Ayan. Meron siyang foam. Kaya kumbaga ito yung nagsisilbing, I think, para hindi wala kang marinig sa labas. O, habang nagsasalita ako, guys, para kong bingi. Sinuot ko pala yung smartwatch sa isa sa mga i-review ko ngayon, pero tatanggalin ko muna. Doon naman tayo sa dupe na AirPod Gen 3. Ito, guys. Aling ito sa Goju Doc. Alam ko kung lagi kang nag-i-scroll sa TikTok, napakasikat na nito kasi I think nasa 50,000 yung sold nito. Tapos lahat, halos lahat, as in yung ratings niya is halos 5 lahat, napakaganda nito. So ano yung na-experience ko, guys? Tatanggalin ko muna. So anong na-experience ko sa product na to? Napakaganda kasi bilis yung response niya, matagal malobat yun din, matagal malobat. Tapos medyo matagal lang siya i-charge. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis mag-response pag i-open mo siya. Nagkakalaga pala ito ng 319 pesos. It's iPhone XS Max. I-open ko. Without cut. So ayan, di ba nakikita niyo? Diba, see? Sulit na sulit siya for its price, guys. Kasi maganda yung kanyang so tunog, tapos hindi delay yung sounds. Pag nagre-record ka, tapos gamit mo tong AirPod na to, tapos nagti-TikTok ka, hindi din delay. Kasi may mga AirPod, guys, or mga wireless earphone na delay siya. Ito, guys, ay hindi. Tapos hindi siya masakit sa tenga din. Look-alike niya talaga yung AirPod Gen 3. Tapos pwede mo siya gamitan ng casing ng AirPod Gen 3. Kasi so, bago ang lahat, guys, i-share ko muna sa inyo kung ano yung ginagamit ko this month. Itong Nuvi, ayan, dalawa yung ginagamit ko ngayon, guys, mampabeauty. I think hindi na ako nagsishare masyado sa inyo dito sa YouTube na aking skincare. Hindi ko alam, guys, kung kailan ito ma-upload kasi mag-31 na ako this March 11. Siguro kung na-upload ko na to is birthday ko na. Kasi matagal talaga ako mag-upload o mag-edit ng videos, guys. Ang ginagamit ko kasi alam ko tumatanda na. Hindi naman talaga natin mapipigilan yung pagtanda natin. At least meron tayong pang delay ba, anti-aging. Madami kasi nagtatanong sa akin ilang taon ako, tapos sinasabi ko 31 na ako. Hindi sila niniwala, akala nasa 23 pa ako, 24 pa ako, guys. Ang sekreto ko talaga is yung more collagen, tapos mga healthy foods. Ito yung masasuggest ko sa inyo, guys. Until now, hindi ko pa siya alam kung paano siya babasahin, guys, sa itong Nuvi. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung collagen na marerecommend ko sa inyo, guys, kasi meron siyang vitamin C, ascorbic acid, hyaluronic acid, elastin powder, patented fish collagen. So, punta muna tayo sa vitamin C. Alam natin, ang vitamin C is napakaganda talaga sa ating kalusugan. Lalong-lalo na sa mga hindi mahilig maggulay. So, para siyang substitute
sa ating katawan para iwas sakit. At alam ba na natin guys, ang vitamin C is nakakaputi. Hindi lang natin siya ma-appreciate kasi akala natin yung vitamin C is panlaban lang sa sakit. Ang vitamin C guys is nakaka-boost din siya ng glutathione sa ating katawan, which is good. Ang habol ko lang talaga dito guys is yung collagen. Sa kanyang box, meron siyang 7 yung laman niya. So, paano siya tinitake? Napakadali lang guys. Papakita ko sa inyo. Tanggalin nyo lang ito. Bali yan ang itsura niya. Ayan. Sa bawat sachet guys, meron siyang 7,000 milligram na collagen, which is napakataas na milligram. At alam natin, pag mas mataas na milligram is mas effective siya. Napakasarap niya guys, kahit hindi mo pa siya sabayan ng tubig. Actually, yung instruction talaga is diretso mo talaga siyang kakainin. Jelly siya. So, ang kanyang flavor is orange. Pagkatapos mong mag-take nito is uminom ka rin ng tubig kahit papano. So, second naman guys, ang kanilang pampapayat. So, ito yung ginagamit ko guys sa pampapayat. Itong Super Enzymes Food Supplement. Meron siyang chia seed with plant enzymes. At Garcinia Cambogia. At natin guys, yung Garcinia Cambogia ay nakakasuppress ng appetite. That's why wala tayong ganong kumain. Pero kakain pa rin tayo, baka magkasakit tayo, diba? Siyang white kidney bean and patented camellia extract. So, search nyo lang guys, napakaganda ng mga ingredients nito. Ilalagay ko dyan sa description box guys, ang kanilang link, itong Novi. Basta. Dito na tayo guys, mga smartwatch. Ang una kong nabili guys, itong sikat na sikat dito, ang MT8. So, on muna natin. For me guys ha, ito yung pinakauna na purchase ko, pero ito yung pinaka the best talaga. Kasi, alam nyo, ng features ng Apple, as in, kuha niya talaga. Meron siyang pang night mode, tingnan, diba? Which is, meron din siya sa Apple. Ayan. Isa sa mga dahilan bakit gustong-gusto ko siya, kasi binili din kasi ako sa TikTok ng kanyang silicone, pero yung binili ko na silicone is pang ultra talaga yung sa Apple. Tapos yung ginamit ko na siya guys, yung case dito sa MT8 is saktong-sakto siya. Ibig sabihin kuhang-kuha niya guys. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo. 'Di ba? Ayan. Actually, hindi pala ito ang original na strap. Ito yung original strap guys, oh. Ganito. Rate ko to guys, syempre 10 over 10 ito. Ito yung pinakapaborito ko talaga guys sa lahat. Ito talaga. Tapos, alam ko guys, isa sa mga pinakasikat na shop sa TikTok ang GD Tech. Tingnan mo sila ng malayuan, halos magkapareho sila. Pero kung alam mo yung ilalapit mo siya guys, meron silang mga difference. Ito, napakamura lang nito eh. Nasa 1,300 or minsan nagsisale yung GD Tech. 999 lang ito. Dedetect mo sila guys pag sobrang malapitan na kasi mas AMOLED siya tingnan ang kanyang screen compare dito. Parang siyang parang night mode guys. Parang mag-change lang siya ng kulay. Pipon dito tumira siya dito, ayan white, tapos ayan. Pag inikot ko siya, hindi siya katulad ng yung pinakita kong unang smartwatch kasi pang Apple kasi yun eh, parang mayroon siyang night na screen. Ito wala guys. At for its price, napakaganda nito kasi matagal siya malubat ha. Isang araw ko pa to chinarge. Pero, tingnan yung battery niya guys, 82 pa. Makikita kasi yung battery life pag... Ayan, 82 pa guys. So, makikita mo yung battery life niya pag ginanon mo lang siya sa itaas. At smooth din siya. At, yes, of course, maganda din siya guys actually. Suot na natin. Alam natin guys, pag paborito mo, hindi mo siya masyadong sinusuot. Kumbaga, sinusuot mo lang siya sa mga event na malalaki. So, ito guys is, susuotin ko lang siya sa mga special event. Pero ito guys, pang everyday kung minsan. Ayan. Rate ko siya, nasa 9 over 10. Almost perfect siya guys. For its price, good na good siya. Naman tayo sa may pinakamurang smartwatch. Ito guys, ang pinakamurang smartwatch. Ito ang KD19, 500 pesos or 499 pesos. Maganda din ito guys. Hindi mo sa pwede ikumpara kasi nga ultra ito. Ito ay simple lang. Ito yung 10 over 10. Mura nito guys, 500 pesos. Ang ganda nito. Wait lang, ipapakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo, diba? Same din siya ng wallpaper sa mga ultra. Tapos, ang nagustuhan ko dito, kasi ang ganda ng screen niya. Tagal din siyang malubat, and then napaka-smooth niya guys. Sa halagang 499 pesos, or which is 500 pesos na, napaka
sulit niya. So, ang kanyang strap, guys, is pinalitan ko lang. Ang kulay pala nito is gray talaga. So, pinalitan ko siya ng brown kasi ito ay sinusuot ko siya every Sunday kasi nag-church ako, parang ang formal niya tingnan talaga pag ito. Bagay na bagay siya pag pinapares ko siya sa aking polo, kumbaga pang church ko. Ayan. So, para sa akin, guys, 10 over 10 to. Ito naman tayo sa E3 Max. Guys, napakaganda. Medyo pricey ito, guys, pero napakaganda nito. Ayan, oh. Ayan. So, iba siya. Hindi siya mga ultra. Hindi siya katulad ng Apple. Wala siyang ginagaya. Yung screen niya, guys. Naka-AMOLED display. Nagkakalaga lang ito ng 2,500. Meron ka ng ganito. Para siyang Huawei. Meron siyang tatlong strap na libre. At ito yung ginamit ko, leather. At kung titignan niyo, guys, para siyang naka 120Hz. Napaka-smooth din niya. Kaya sino mag-aakala na ganun siya kaganda, diba? Sa lagang 2,500, meron ka ng ganito. Kung interesado pala kayo, guys, as I said, tignan nyo na ako sa TikTok shop kasi tinitinda ko rin siya sa aking TikTok, guys. Kaya, i-follow nyo lang ako or i-visit nyo ako, guys, sa aking TikTok. Okay, guys, that is for today. Thank you so much for watching, guys. Meron kayong mga katanungan or question, guys, just comment down below kasi sasagutin natin yan sa ating next video.